Hello, what's up? This is Godman back again for another unboxing video. Meron tayong bagong karaoke. So natatandaan nyo, last time meron tayo dito yung mga portable box, no? Yung mga karaoke. Teka, kunin ko siguro yun mamaya ng konti pagkatapos ng unbox. Para may comparison tayo ng konti. Kasi yun, mga ano yun, mga generic yun. Walang talagang kilalang brand. This one is from Sonar. Personally, hindi ko kilala sila. Pero meron sila sariling website, so on and so forth. So madali silang hanapin. And meron din naman actually ito sa Lazada and Shopee. Pero sa website talaga. Meron talaga silang company na gumagawa nito. So basically, this one is a high-end. Supposedly high-end. Well, bakit ko sabing high-end? Sa specs pa lang naman, makikita na natin sigurado. Yan, for expectations, meron tayong 200 watts po at 200 watts powerful sound. Hindi siya 100 watts, 200 watts. So let's expect na talaga malakas ito kung sa malakas. And kung i-compare dun sa currently na ginagamit ko na same na karaoke style speaker, I hope mas malakas talaga to. Supported po niya ang stereo pairing. Yun ay kung dalawang binili mo na ganito. So, pwedeng stereo, left and right. Tri-bass equalizer modes. Support live streaming. Ooh, hindi ko kung paano kaya ito. Convenient remote control. So, may remote control tayo. Up to 24 hours na playtime. IPX waterproof. So, ano to? Tiramsik lang at saka dustproof. Vibrant light show. Okay, mga LED. Built-in power bank. So, pwede siya mag-charge ng mga smartphone natin. Curious ako rin sa up to 24 hours. Ano ba battery nito? Ah, okay, malaki pala battery. That's 24,000 mAh na battery. And possible na itsura yan. So, bubuksan na natin right now. Let's go. So, unbox na natin. Ito na for the first time. Ay, wala palang seal. So, pwede ko na pala siyang buksan. Pero first time ko lang siya makikita, promise. Wala nang, ano. Talagang ito ang first impression ko ito. Hindi ko lang akalain na hindi siya sealed. Maraming paraphernalia. So, isa-isayin natin, ha? Bita siya sa lamesa, eh. Maliit lang yung lamesa natin. May kalakihan tong unit. So, una, itong parang belt. Yeah. Then we have the remote control, warranty card, some manuals. We have USB Type-C, 3.5mm jack. So, analog. Sabi natin yan. And then, meron tayong, bato. Okay, meron tayong dalawang microphone. Okay, so full ano siya, full size microphone siya. Hindi siya kagaya nung sa stereo, sa ano ko yung karaoke ko na mini-mini-tiny-tiny talaga na microphone. Parang half lang nito yun eh. This one is a full size microphone. Okay, so kanta kong kanta talaga. And then there's another one, so dalawa siya. Pwede kayo mag-duet. And parang nabasa ko kanina na pwede siya, rechargeable to lahat. And hindi siya kailangan lagyan ng battery dahil may sarili siyang battery sa loob. Recharge lang na recharge. So, USB Type-C. Actually, USB Type-C nga siya. Oh. Yan. See? So, both Type-C na tayo mag-aano pa. Ito na tayo. Ikabigatan siya actually. Look at that. Oh, look at that. Oh. Holy wow. Holy wow. At ang daming buttons. So, yan po ang... hold this. Yan po ang kasama sa box. This one mula dito, from here. Yan po ang kasama sa box. And ito na po. Tabi mo natin ito ha. Ito na po yung speaker actually. Oo, equalizer. AE, hindi ko alam anong ibig sabihin ng AE. Some music. I believe ito yung parang pwede ka mag ano, parang reaction ng crowd. Kunwari, pwede pumalakpak, so on and so forth. Parang ganon. Nabasa ko sa website eh. So, medyo sinilip ko na siya sa website nila. Kung anong mga possible na mga functions ang makita ko. Volume, up and down. Volume up and down din, pero sa microphone. This one is for the speaker. And pwede mo kontrolin dito yung microphone. R1, R+, I'm not really sure about that. Kung ano yan, yung meaning yan. And then, this one is wired microphone, I guess. Malalaman siguro to. Check on na lang sa manual. Menu, I guess din. Or mode, baka mode to mode. Then the power button. Tapos ito ay rubber. Yeah, rubber yung... Actually, rubber nga. Nabaon yung kuko ko eh. So, rubber siya. May marami tayong mga ano dito. Mga tornilyo. Hexagon yung screw na gagamitin. And then this one is kailangan ito. Hindi siya bakal. Usually kasi bakal pag sa speaker eh. Yung parang ganito rin ang itsura pero usually parang mukha siyang bakal. But this one is ano siya? Tela actually. Tela. So Sonar. Branding. Sa kabilang side. Nandito yung kanyang base. May handle dito for some reason. Handle nga ba ito? Or hook? Or parang lalagyan? Nandito po yung base niya. May base dito. Then sa kabilang side parang meron siyang ano ito. Ito. Okay. Parang dito yung ports. Sabi niya. Dito nga yung ports. So meron tayo dito ang pwede po wired microphone in case na ayaw nyo na ng wireless or hindi na gumagana ng wireless just in case lang nasira na yan. Pwede nyo po siyang kabitan ng wired microphone and also electric guitar. Nabasa ko rin actually sa kanyang website. Pwede daw dito ang electric guitar sa port na to. And meron tayong, it doesn't say, walang indicator kung ano nakalagay dito but
I believe ito ay para sa headphone jacks. Dalawa, meron tayong micro SD card slot sa taas, and then USB type A, and then the USB type C. I believe this is the charging port. So yan po, may extra mga ports tayo just in case lang na kailangan nyo hanapin yung nasa likod siya. And the same goes, wala na nahal sa kalagay. Antenna rin eh. Halipa tayo sa kabila, and then another base. So, kung titingnan natin actually yung kanyang website, pilipin natin saglit. It says here na yung mga specs niya. So, iiwan ko yung link dito sa video description. Tama, 2400 mAh nga yung battery niya. Laki niyan. Built-in power bank. Pwede siyang gawing power bank just in case kung di naman siya gagamitin. Para sa karaoke. Ito, ito yung inaano ko, daano ko eh. So, ito yung two woofers, I believe. And then, ito yung tweeters. Tama ba? Alam ko, ganyan, alam ko yan yun. Tweeters sa taas, woofers sa baba. Base sa magkabilang gilid. Okay, so yun. Yun lang yan. Iwan ko na lang link dito sa video description na yun. Pwede siyang ikabit sa electric guitar eh. So just in case lang nagustuhan siyang gamitin sa electric guitar or any electric music instrument nyo na possible na merong ganitong port yung para dito. Yung kanina pinakita ko sa inyo, I guess. May pa-ilaw-ilaw daw pero hindi ako masyado interesado sa ilaw-ilaw na yan. Pero goods kung meron. Stereo pairing, remote control, pwede siyang power bank, kaya nakikita nyo naman. May voice changer, mamaya test natin. Tapos ito naman yung more fun. Entertain yourself with 5 uploads and sound effects. Okay, sound effects pala yun. Okay, ayan. Waterproof, blah, blah, blah. So ayan, iwan ko na lang yung link niya sa video description in case na gusto nyo pang basahin. For now, gusto ko muna siyang i-on. Hopefully, may charge. Pag-work itong isang to. Ang ganyan na lang. Ilagay ko na lang yung mic sa dito. Pansin ko parang delay. Ang pangit ng delay niya, parang ang haba ng delay na hindi siya ganun ka-real time. I'm not sure kung paano i-adjust yung part niya, pero delay. Tsaka yung pick up ng mic parang hindi ganun ka-sensitive. Medyo na-turn off ako ng konti doon. 2 bars naman. 2 bars naman siya, oh. Yeah, 2 bars naman. Bakit parang malaki yung delay? Check ko sa settings muna kung mayroong improvement na ako magagawa. Kasi ang haba nung, parang nahahabaan ako sa delay. Delay sa akong delay. And yung parang napuputol yung pick up ng mic. I don't know what seems to be the problem. So one of the things na napansin ko, kailangan nakadikit talaga sa bibig, which is meh. Hindi ako masyado ano sa nakadikit sa bibig. So, testing. Pagka hindi siya nakadikit sa bibig ko, hello, 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 hello. Hindi ganun kaganda yung pickup niya. Parang ang hina. Rin nyo? Pero pag dinikit ko, hello, ito talaga. Sa hapa lang natin siya ma-enjoy kapag yan, nakadikit na yung bibig. So, kadiri. Alam, gusto ko lang, syempre, gusto ko katapay, may distansya na ganito. But maybe, kung palalakasin ko yung mic, baka may proof. So testing muna natin, naka full volume yung mic. Sinagad ko yung full volume yung mic, pero yung mismong speaker 50% lang. So magkaiba po kasi ang control ng speaker at saka ng mic. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit sinabi ko na hiwalay yung control ng mic at saka ng speaker. So yung speaker makokontrol mo sa kung saan mo nakakonect siya na smartphone or tablet. Basta Android or pwede rin naman sa iPhone. So doon pwede mo siyang kontrolin at may control din dito. Pero sa microphone, ang control lang ng microphone is nandito lang. Wala kasing control dito, wala ko nakikitang pindutan dito except sa kanyang power button. Power button lang yun nandito. So, the microphone, ang nakokontrol lang siya doon lang talaga. May remote control nga pala tayo. So, yeah, may control dito ang microphone. Yeah, may control dito ang microphone. Dito sa taas, ito. Yan, that's the mic. And meron tayong control mismo sa volume. Sa main volume ito, nandito sa bilog yan, sa taas. Meron pala tayong control, sorry naman. And mas maganda, may remote. Kasi nandito pala yung control ng echo and then the delay. So, ito yung hinahanap ko na control pala ng delay. So, pwede palang controlin yun. Sorry. So, try natin ngayon. Pawasan ko yung delay. So, yun yung pinakamababang ko ng mic. Teka, lilipat lang ako ng audio sa mismong smartphone para mas ano yun, mas surround yung tunog. Kasi, pag dito, medyo nahihirapan ako. Normal tayo na microphone, gamit natin yung sa smartphone lang para talagang surround yung naririnig natin yung bumaliki talaga. Pag kasi naka-clip, yung within my area lang siya naririnig natin yung tunog. So, baka mas maganda ito ganito. Hello? Hello? So, naka-zero tayo sa mic. So, controlin natin ko lang. Hello? 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 So, wala na tayong delay. Hopefully. Kanta na tayo. Try na. Bukas man o bukas ba, tuluyan ng kapusin ng kanta.
at hindi na totoo. Ang awit na natapos mo ay mawawalan ng tono. Volume. Again, we are using 50% lang ng volume. So, try ko increase ng bahagya. So, start tayo. Bumbo yung sound. So, look at that. Wearing all the faces. Lagyan natin ang echo. So, adjust lang pala. Best way to control the ano, yung para mas matimpla mo lahat, echo, reverb, yung delay nga, the volume, the microphone, the music. Dito sa remote control nyo gagawin. Medyo mahirap kasi doon ng konti. Although, doable po to. Hindi nyo sabi hindi. Andito lang, mas kompleto lang. Kasi andito yung echo. Wala naman yung echo, wala kasing control dito eh. Pakita ko sa inyo ha. Yeah, this is what I'm talking about. So, yan, ito po yung mga control. The power button. Tapos kapag i-connect mo siya sa microphone, dapat naka-green yan. Pagka ayaw mo na siya i-connect, dapat balik siya sa white. White na siya, kukonnect sa microphone, blinking, yon. And then the reverb, okay? Yung delay, ika nga. So kung gusto mo na mas mahabang delay, plus ka. Kung gusto mo ng less delay, R1, okay? And nandito rin yan actually yung delay. Ang wala lang talaga dito yung echo. And then the microphone volume, lang sabi ko sa inyo, hiwalay po ang control ng volume ng microphone sa control ng volume ng totoong speaker, itong speaker na to as a whole. Ito po yung control niya. Or pwede rin yung control rin dito, or pwede rin control rin din dito sa remote control, which is good. I like it. May mga options tayo. And gusto ko yung part na hiwalay yung volume control ng microphone. Equalizer, hindi ko pa siya nakakapa kasi hindi ko pa siya matimpla, pero I'm assuming alam niyo na kung paano to. The AE naman is kapag stereo pairing naman ito, just in case na dalawa binili nyo, okay? Gusto nyo maging TWS siya, parang TWS style, yung left and right. So, kung dalawa binili nyo, magagamit nyo to, itong AE na to. Parang ano siya, yung stereo pairing, ipipair nyo sa magiging dalawa. This one is the voice changer, okay? So, testing natin. Hello? Hello? Then, another pin dot. Hello? 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 Hello? Ito, yan yung normal kong boses. Yan yung normal kong boses. And this one, the applause, parang applause palakpak, mga ganon. Lima yun eh, yan yung pang lima, yung pang huli. Yung warm. Andito yun actually, sa remote. Ang katumbas yan ito sa remote. Cheer, clap, ayun yun. Yung tumunog na yun, warm yun eh. Oh, see, warm. That's warm. And then, try natin itong laugh. Kung gusto mo naman ng laugh as a laugh track. So, ito yung sinasabi nila na pwede siya sa live stream. Kasi, pwede kang maglagay ng mga sound effects. Ayun, laugh track. Tapos gusto mo, palakpakan ka pagkatapos magsalita or may sinabi ka, pindutin nyo yung clap. Yes, the clap track. And then the cheer. Ayan. And then this one is... Love you daw. So yun, may lima siyang iba-ibang ano. So kung dito mo controlling kasi random siya. So mahirapan ka kung gusto mo lang like sunod-sunod na tawa, mas maganda meron kang remote control. Sa remote control mo na lang gawin. Like so ito yung sinasabi yata for live streaming or kung meron kang podcast show. Okay, gets ko kung para sa siya. And actually, natutuwa naman ako kasi dati naghahanap ako nito 2 years ago, pero I'm not sure kung gagamitin ko siya, but at least nandiyan 'yun, 'di ba? Kung dumating yung time na kailangan ko na pala ng mga tracks na 'to, 'di ba? Thank you. So 'yun. And of course, the play pause button. Play. So yung play pause button and the main volume. So yun po. Tapos ito pala, hindi ko pa natatry ito eh. Bass and treble. So pwede ko pang isagad yata ang bass and treble dito. Bass plus, bass minus, treble. So assuming, teka, try natin babaan muna yung volume para hindi tayo siya nakakabulahaw. Then patugtog tayo ng NCS kung saan hindi tayo makaka-copyright. So ko lang marinig ko mayroong difference yung sa bass boost na sinasabi tsaka sa treble. So yeah, try natin i-minus muna ang boost. Oh,
Okay, manipis nga siya, no? Basta natin, marunig nyo. Manipis, manipis nga siya. Sarap malakas. And, lagyan natin ng bass. Ayun. Kumukulog bigla. Kumukulog yung tunog. Yeah, okay. Effective yung bass. And then, sa treble tayo. Okay, medyo parang nasa loob na ng box yung tunog pagka minus treble. Plus treble. Okay, improvement. So yeah, nakakontrol nga siya dito. So that's good, nakikita na natin lahat ang equalizer. Oh yeah, nagbabago-bago kung pop, rock, or acoustic or something. Equalizer again. So pipiliin mo yung pinaka gusto mo na effects. Eto, yan ang gusto kong sound. Yung talagang purong bass. Good siya para sa akin. Gusto ko sana siyang i-try sa labas kaso baka kasi makabulahaw ako eh. Inaalala ko. Pero so far naman, kung nasa room kayo, guaranteed, malakas talaga siya kung malakas kung nasa loob kayo ng room. Tsaka hindi na rin naman ngayon advisable tsaka recommended na may mga nagbi-video kayo pa sa labas kasi nakakabulahaw na tayo ng mga buhay ng ibang mga tao. Ng kapitbahay lalo. Kung wala kayong kapitbahay, okay lang yan. But kapitbahay tayo, hindi pwede yung ganun. So, yeah, medyo nahiya ako kung ititest ko pa to sa labas para lang dun. So, ang masasabi ko na lang dito sa loob, syempre, nasa village po kasi ako kaya hindi ko pwedeng gawin yung, pwedeng magwala ako sa labas. So, yung kapag dito sa loob lang naman ng bahay, within the room, I think goods ito. Meron pa pala tayong isa pang dapat gawin, ano? Comparison dun sa aking lumang karaoke. Yun na lang, last na yan. Okay, last na yan. Wait. Andito na itong dalawa. So, try natin, parehong music. So, wait lang natin. Test natin na maayos. Unahin natin ito sa 50% volume. 50% volume. Yan po yung tunog niya, 50% volume. 50% volume ha, para makarinig yung difference. Pause natin. Ito again, 50% volume din dapat. So again, so 50%. Ayan, 50%. 50% volume. Play natin. Pause. Di pa tayo sa kaliwa, dito naman sa pula. Ang laki ng difference actually. Parang full volume na nito, yung half volume nito. Diba? So, kung mag-speaker lang naman, karaoke, ang laki ng difference, ang laki ng gap. Again, that's 50%. 50% din ito. Parang half lang ng volume nito. So, siguro kung isasagad natin ito, saka pa lang yung maabot yung 50% nito. Full volume tayo. Hindi naman sama, may bass naman siya kahit paano man, pero parang wala nga lang ganun kakalabog. Pero may bass na rin natin, diba? Again. Lipa tayo ngayon dito. Half volume. Ito natin yung bass nila. Dagundong talaga. Hindi ko sure kung rinig sa mic ha yung difference, pero I hope so kasi sayang naman yung effort ko rito. Wala eh. Wala tayong talagang high-end na mic eh. But full volume nito, half volume lang nito ha. Pero parang pareho lang sila ng lakas. Nagkakaiba lang sa bass. Red tayo. Sonark. Tsaka ito, parang medyo may effect ng, medyo ano no, yung stereo talaga. Medyo slight surround type. Ano eh, may kaliwa at kanan ako narinig eh, at least may hapos. Unlike ito, mono lang eh. Talagang, ang bato sa harap lang. Anyway, this one, maganda naman talaga to. And for the price, kasi ito, 1.5 lang naman kasi ito. So, yeah. Although, hindi siya ganun kalakas, pero at least nagagawa naman yun yung kailangan mo sa kanya. And kung room lang naman, ganito kaliit na room, this is good enough.
basta hindi ka lang maselan, magseselan. Tsaka parang hindi ka na rin siya makakabulaw. I think best to part ito. Pero, gusto mo ng times 2. Times 2 loudness, times 2 bass, with echo, with more control, mas maayos na control. Kasi meron din itong voice changer. Meron din itong voice changer. So, yung kayang gawin nito, basically, kayang gawin din nito. Kaso, times 2. Times 2 ang better. So, this one is much, much better. Kaso nga lang, syempre, the price. Ang price nga lang nitong isang to is nasa 10K. Yes. Ang laki naman ang difference. Again, kung budget, this one is better. Kung budget lang gusto mo, nga lang, hindi ganun kalakas. But good enough para sa room. This one, party. I think pwede nga to sa outdoor eh. Yeah, pwedeng dalhin to sa outdoor. Pero kung gagamitin mo lang to sa loob ng isang room, sa isang bahay, sarap. Talagang dumadagundong ba ang wall. Solid. Para sa akin, I think mas better itong isang to. Yun yan lang, the price. Sa price. Kung cannot afford ka, I'm sure dito ka talaga. But kung afford mo naman, why not? So, ganda lang. Again, this is Sonarq. Sonarq K2. Okay? Sonarq K2. I can recommend this actually. Maganda naman siya. Meron kang 24,000 mAh na battery. Yun yan, sa 200 watts na to, expect nyo nga lang na sa pag full volume nyo siya, if a full volume niya siya, mga around 6 hours lang sigurado ang 24 hours mAh nito. Kasi malakas naman talaga eh. Ang 200 watts is malakas kumain ng battery yun. Pero nakalagay sa box niya, kapag isinagad, pag inilagay mo lang siya sa half, kaya niya hanggang 15 hours to 20 hours yata. Half volume po yun. Pero sa bagay, kung nasa room kayo, half volume I think is good enough. Kaya pwede ko kahit 24 hours ko yung kumanta, okay lang. Pero kung gusto niyo i-full volume, expect 200 watts na speaker, mga around 4, 5, 6 hours. 6 hours siguro, pinaka-best. 6 hours best siguro ito na ano. Siguro, try natin. Kung gusto niyo ng full review, try ko gawa ng full review. Kung hindi naman, okay lang. At least narinig na natin kung ano yung kaya niyang gawin. So yun lang. This is Coleman. I'll talk to you again soon. Again, this is Sonarq K2.